And when they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Afterward came also the 10 virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Pray, Panginoon, may salamat sa mga salita. Panginoon, the parable of the 10 virgins are very famous, Lord, in teaching us, Panginoon, kung paano kayo darating, kung paano kami inaasahan nyo na maghahanda sa araw-araw. So we pray na makinig kami, matuto, natuturuan nyo po kami, magpalain nyo po ang aming pakikinig at pag-aaral even sa aming Saturday soul winning, first soul winning seminar. So we pray na may pagpapalat sa bawat sa mga katin at sa inyong gawain ni po Diyos sa matay, Panginoon, mga nati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, mga puno po. Okay. So, good evening po. Saktong-sakto tayo. Tapos natin 9. Okay, so ngayon, last four weeks, ay inan natin yung Matthew 24. Is medyo lumalim tayo sa bandang second and third part. Kung nakuha nyo ba yung summary ng ano, end times? Anong mauna? Yung Antichrist o si Jesus? Okay, ha? Yan lang. Isa sa mga ano mo una yung tataka ng hindi ba natin kinuha 666 eh, di ba? Pero ano mo una tataka ng 666, so ano, rapture, okay, patatak ba kayo? Okay, eh paano kung hindi kayo kakain, wag, hindi kayo tatatakan. Okay, sandali na lang yun, ilang panahon lang yun, sabi mong mamundok ka, ganun actually talaga yung mangyayari. And malaki pa naman ang mundo eh. Hindi lang, matama sila. Survive daw tayo ng matagal ng 40 days. Tubig lang. Pero kahit saan po, may pagkain. At kahit mga hindi Kristiyano nga, makikiano yung iba dyan eh. Tutulungan tayo yung iba dyan. Nakikita ko lang. Okay? Pero okay yung umasa. Yes. Hindi tayo... Yun ang maganda nga eh. Yun ang pinaka-exciting na part niyan. O, siyempre, hindi tayong papapatay, pero parang ano, guerrilla warfare. Habang nag-soul winning. Diba? Hindi natin alam eh, kasi 3.5 years, yun ang the most. Eh, parang may nabalitaan ko last time, ano lang, gagawin na raw yung temple. Totoo ba yun? Fake news na naman. Lagi. Kasi pag inumpisahan na yung temple mount, temple sa Jerusalem. So ngayon, di ba, mosque yung nakatayo doon. So ang sabi sa Daniel 9, yung binasa natin last time, di ba? Isa sa mga mangyayari, tingnan nga natin, Daniel ba yun, no? Sa Revelation? Sacrifice. She shall cause the daily sacrifice to cease, di ba? Tama, Daniel 9, and then, yan, Daniel 9. Okay? So, isa sa mga clue doon, sabi doon, na dinaan natin ito last, yung sa second and third week natin sa Matthew 24. Okay? May sinasabi dito, ngayon walang temple yung mga Udyo, di ba? So, wala silang daily sacrifice, kasi wala silang temple daw. No? Pwede nang gawin yung gumusunod sila sa Diyos, pero hindi. Okay, pero sinasabi dito, when he shall cause the sacrifice of the oblation to cease, and for the overspreading of abomination, he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. So, ito yung Antichrist. So, yung Antichrist daw, he will cause the sacrifice and the oblation to cease. Ito yung sacrifice na ginagawa ng mga Udyo, na inutos sa kanila dapat gawin nila. But of course, di nila ginawa.
Eh bakit ganun? End times as may sacrifice. Kasi isa yan sa mga clue natin na itong he shall confirm with covenant, the covenant with many for 1 week. Yan ay umpisa na nung 7 years. Okay, 7 years. Yung 70th week ni Daniel. Okay? Again, the 7-year tribulation, ha? Ganun. So, yan ay... Yan. So, paghinan... Paano ka... Bakit, sabi dito, ihinto? O, yun ang sabihin hinto, eh. Wala nga, eh. So, alam natin, i-restart yun. Okay? Actually, walang ano dyan. Karamihan ay iniwala dyan. Wala tayong problema dyan sa part na yan. Okay? Karamihan ng Christian interpreters yun ang nasabi. So, yan sabi ko rin, ha, pag tinayo na yung temple sa Temple Mount sa Jerusalem, yun na yung talagang malinaw na signal. Again, hindi pa rin 3 and a half, hindi pa rin umpisa, eh. Kasi, oh, ilang taong kaya itatayo yun. Sabagay, technology nga, bilis lang. So, basta before nung mid-trib, sa kalagitnaan ng 7 years, kahit ako nalilito, eh. Kasi yun, ano, eh. Term. Yun yung term, eh. Yung middle of the period, the 7-year period, bago yun, dumating, kailangan nag-start na yung sacrifice. Kasi hito niya, and then, gagawin ng ng great tribulation. Okay? So, yun. So, ano pa yung magandang review natin? Ano mauuna? Yung 7 plagues? Hindi masyado, di ba? Basta ang summary lang noon, yung plagues ay kailan dating? Yung mga walang pangalan na plagues, sa tribulation yon. Okay? So, mga warfare, famine, kasi yung famine naman, cause naman ng tao yun, eh. Hindi pa wrath of God yun, okay? Kasi, ba't nagkabang famine? Kasi may gera, eh. Diba? Yung mag-uumpisa yung Antichrist na mag-conquer. So, pag may gera, may patay, maraming mamatay. Pag maraming patay, maraming sakit. So, magkakos ng famine and katag-gutom yan. Okay? So, yun ang mauna. Tapos, yung rat mismo is yung 3.5 years, ano yung mga yung 7 vials or yung 7 trumpets muna and then 7 vials. So, yun yung talagang binubuhos na ng Diyos yung kanyang galit. Okay, ang Diyos na nagpaparusa, ang pinaparusa niya yung mga sanlibutan na unbeliever. Tapos tayo, nasa na tayo nun? Rapture. Na-rapture na. Tapos na. Okay? Bago bumuhos yung rat, rapture muna and then rat. Okay? Okay? Let's. So, tribulation, great tribulation, hindi yan 3.5 years. Walang sinabing ganun. Ang great tribulation na talaga, mga 75 days, mga ganun lang. Kaya nating tasing yun, sakali. Ayaw mo yun, mag-soul winning ka na, alam mo na, dyan, eh. Mga kalabo pa natin dyan, ibang Kristiyano, eh. Ayan, totoo, ngayon nga lang, eh. Oh, mga napakil natin last time, di ba? Sino yung kalabo ng soul winning sa Sunday school natin, di ba? Mga siyempre, Catholic, and then, mga, yeah, mga false other branches of Christianity, and then mga weak Christian, lazy Christian, kalaban natin yan. Again, ang laban natin, hindi patayan, okay? Pwedeng defense, pero, ayan. Spiritual ang laban natin. Wiwi natin sila. So, kahapon, medyo konti lang yung tumanggi. Meron din. Ang dami, di ba? Ilan? Lima. Lima, ganun. Kaya dalawang huli kasi parang mag-girlfriend, boyfriend. Huling-huli na, tapos siningit pa ako. Okay. So, ngayon, itong Matthew 25 ngayon, ito yung parang pinaka-katapusan ng pinag-usapan yung end times. May lesson, kung naalala nyo last week, may mga lesson sa end times, eh. Kung bakit inalam natin yan, hindi naman tayo, wala na tayo dyan. Actually, sa tribulation, doon ba tayo? So, pero inaaral natin para sa atin, especially maghihanda tayo, and then para sa mga maiiwanan natin. Pero may lesson tayo na bandang huli, ano yun? Ang lesson dyan ay, yeah, so magbatsyag. So, ganun pa rin sa chapter 25, ganun pa rin. Dalawang mahabang parable and then isang mga lesson dito. So, tapos natin yung first parable. So, ang tawag dito is the parable of the 10 virgins. Bakit? Kasi
mayroon 10 virgins. Kasi yung ano, yung lima ay wise, yung lima ay ano? Ano ba sinabi dyan? Foolish. Okay? So pag sinabing foolish, aaral lang sa Proverbs, mangmang, no? Mayroon silang kamangmang. Hindi ibig sabihin nun na mangmang sa lahat ng bagay, pero sa ibang bagay, at especially sa mga importanteng bagay. Sa bagay ng kaligtasan, yun, importante. Ngayon, dito medyo may mga tatakil tayo dito kasi iba dito ay pwedeng pagkuhaan ng false doctrine. So, isa-isay lang natin to, okay? So, sabi dyan, then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins. So, napansin nyo yung umpisa? Ano yung umpisa? Anong tawag dyan? Ano po yung ibig sabihin, yung word na then? Anong tawag yan sa parts of speech yan? Then. Anong isa? Ha? Ha? Conjunction, tama. Ang ano tayo, no? Conjunction, isa pinagduduksong yung one sentence to one sentence or two main clause. Ah, two independent clause, di ba? Ngayon, balikan nyo yan. Maganda yan. Kasi hindi naman kaya kalimutan. Ako, inaaral ko pa nga minsan din yan. Eh. Kasi sa pagbabasa ng session ng Bible, pag binasa mo lang ng ganun yan, eh, itong Bible, sobrang importante. I-interpret natin, kasi interpret ulit. Kanina lang may nag-aano sa namin, parang sinasabi sa inyo sa Acts 15, sabi. Parang ano to, work salvation, naniniwala tong mga Hudyo na naligtas, pero parang naniniwala pa rin sila sa work salvation. Parang ganoon. So pero pag binasa mo hindi naman ganoon. Okay, yun yung sinasabi ko sa inyo na maingat tayo, especially sa Bible, walang mali dito eh. Okay? Walang magko-contradict dito. So, yung mga manalalaman natin na malinaw na aral, hindi yan magko-contradict sa kahit anong parte ng scripture. So, yung katulad nung kung binasa niya lang na maayos, hindi na makaligtasan yung pinag-uusapan doon na pinaniniwalaan ng mga Hudyo na ligtas na. Kasi parang pinaniniwalaan doon sa salvation ba? Hindi naman. Naniniwala lang sila na kailangan nilang gawin na magpatuli, mga sumunod sa... Ibig sabihin, hindi pa sa kaligtasan, pero dapat pa rin gawin, di ba? So, parang tayo, maraming tayong dapat gawin, mag-soul winning ka, para maligtas, hindi naman eh. Para lang, malugod ang Diyos sa'yo, and then, things like that. Okay? So, yan. So, ito yung 10 virgins. So, ano yung meron sila? So, again, ha, ulitin ko lang, yung parable, hindi yan, walang perfectong parable, kasi nga, kinukumpara lang ito yung katotohanan, medyo mahirap intindihin, so i-illustrate ng medyo mababaw na kwento na yung ibang thoughts dito sa ideal o yung totoo talaga, medyo nakukuha niya. So ibang kukwento dito, hindi pwedeng pagkuhaan ng malinaw na aral. Tandaan niyo po lagi yun. Okay? Maraming nagkakamali dyan. So ngayon, kaya nilalike lang siya. Ibig sabihin na parang lang siya, okay? Ang kingdom of heaven, okay, ay para namang 10 virgin. No, obviously, hindi perfect example. Ibig sabihin nito, yung kwento na mangyayari sa kanila. Anong nangyayari doon? So, yung 5 wise, yung 5 ay foolish. Bakit sila foolish? Kasi daw, ang ginawa nila ay hindi sila naganda. Okay, sabi dyan ay, hindi sila nagdala ng oil. So, yung lamp, meron ng oil. So, yung iba nagdala ng extra oil. Ngayon, hindi sinabi extra dito, pero yun na yung pag binasa mo. But, meron silang lamp, walang oil. Yan. But the wise took oil in their vessels with their lamps. Okay? And then, what nangyari? So, while the bridegroom tarry, hindi ko alam bakit naman late to. No? Siguro ito yung mga tipong, siguro, busy tao. Okay? So, sinet ko na yan. Pupunta lang ako dyan para ako ipakasal. Siguro, ganun. Diba? So, pang busy itong taon to. O kaya, alam mo na, kahit mga, sa panahon natin ngayon, mga flights, di ba? Sino na nagano dito? Na-delay yung flight. Nung dati, naririnig-rinig ko na yan. Asal na asal sila pag yung... Siyempre, hindi naman ako lumilipad. So, hindi ko alam yun. Pero nung na-delay din ako ng flight, doon ko naisip na... Kami pala yun, nakakasal, di ba? Kasi wala ka sa comfort zone mo. Pauwi ka naman, saan ka putuloy. Gastos ka na naman. Hindi ka mo pwedeng hantayin sa airport. Sobrang ano naman, maka ka namang ewan doon, no? Sayang pera. Okay, pero gano'n. Kunwari, ako yung ikakasal. Oh, di ba? Yung usapan ko nang, akala ko, makakauwi ako ng Sabado. Linggo, ako yung mag-preach, di ba?
Ano nangyari? Na-delay yung flight, di mo pwede madaliin yung probinsya pa yun, wala namang sunod-sunod na ano doon. Na-delay. So, pwedeng gano'n, no? So, okay, ganitong oras, darating ako. Tansyado ko na yun, maaga pa ako ng isang oras, eh, na-delay. Na nagka-traffic or something, nabangga, naplatan, okay? Ano naman yan? So, ano nangyari daw? So, na-delay. At dahil na-delay, syempre yung mga, again, hindi ko na inaral po lahat ng ano dito. Yung iba kasi inaral po yung Jewish customs. Pag wala sa Bible, hindi ko na inaano. Kasi yung iba dyan kumukuha ng false doctrine sa mga ganun. Na, kunwaring ganun. Okay? Kung ano yung andito sa Bible, again, parable lang to. I believe, kung ano yung kailangan natin ngayong panahon natin, yan ang sinulat ng Diyos. Pag hindi niya sinulat, hindi yung kalooban ng Diyos naman dyan. Malito tayo, okay? Ayan, ano nangyari? So, matagal sila naghintay. Ano mangyayari? Pag ikaw ay ang oil mo ay, ang kandila or light mo ay oil. So, pag medyo tumagal, nauubos, di ba? So, ano nangyari? Dahil yung iba, walang extra, ano nangyari? And at midnight, there was a cry made. Ano yung cry? Walang sumiyak dyan, ha? Ano ulit yung cry? May sumigaw. Sabihin, andito na ang bridegroom. Okay? Go ye out to meet him. So, parang sinasabi dito, ang role ng mga virgins ay siguro, ano, tawag dito, seremonya o ano, may sasalubong at yung mga virgins yung sasalubong at meron silang lamp, nakita natin. So, anong pwedeng i-symbolize nun talaga? Tingnan na nga natin. Kasi alam na natin itong kwento ito eh. So, yung sinisymbolize ng bridegroom sa parable na ito, sa palagay nyo lang. Malinaw naman eh, di ba? Ano? So, Jesus Christ, ang Panginoon ay darating. Pinangako niya yun. Wala siya ngayon sa lupa. Pangako niya, darating siya. So, parang ano, parang kasalan, di ba? Pangako yan, may date. Kasi hindi alam, yun ang problema. Pero actually, medyo makikita mo rin signs of the time. Pero alam mo, darating siya, sasabi dito, mag-batchag kayo. So, we-welcome ba natin ang Panginoon? Yes, sabi niya sa Luke eh. Sa Luke binanggit yan, sa Mark 13, sa ano, Mark 24, wala. Pero sabi sa Luke 21, pag nakita mo nang nangyayari itong mga to, mga signs, na ito na yon, tumingala ka na, okay? So, sasalubungin natin ang Panginoon, okay? Kaso, ito yung medyo magkakaproblema sa ibang aral. No? Sabi dito, yung foolish ay walang oil. So, ibig sabihin ba ito, yung mga taong ligtas na hindi naganda, hindi maliligtas, masasaraduan. So, yun siya sabi ko na hindi laging pwede mong i-apply lahat ng dito. Okay? E paano mo sabihin yung mararapcho, babae lang, ganun? Tsaka virgin, hindi, ganun. Okay? Ibig sabihin lang, may mga sasalubong sa Panginoon na naghanda at may hindi naganda. Okay? So, isa pa, yung rapcho, may gusto sabihin, bukod sa lalaki at babae ay nawala ah. Yan, yung ano, yung sasalubong dito, hindi siya yung ikakasal, di ba? Ang ikakasal dito, syempre, ibang babae. So, pero tayo, pag yung sinalubong natin ng Panginoon, tayo ikakasal sa kanya. Okay? So, kaya again, hindi yung pwedeng ikumpara sa lahat ng parable, lahat ng bagay. Pero ang focus natin dito, yung paghahanda. Okay? So, yan na. But the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Okay? Tapos na pala tayo dyan. So, ano yung pwede sa nang natulog? So, minsan talaga matutulog sa sobrang late. Ha? Pero pag dumating na siya, andyan naman yung cry, di ba? So, meron ba sa rapture niyan? Cry? May trumpet, may cry. Di ba? So, may ano. And then, meet him. Yan. So, ano yung sabihin, trim their lamps? Ibig sabihin, ay alam nyo may lamp, di ba? Anong tawag doon sa, ano? Mitcha. Sa English, wicket ba yun? Wick. Yan, okay. So, habang nausunog yung lamp, nausunog din ng konti yung wick. Okay? Kaya, inaayos, parang maganda yung ilaw, no? Ngayon, and the foolish said unto the wise, dahil wala na sila eh. Ubus na yung kanila. Sa tagal naman ba naman? Sabi, oh, give us
of your oil. Itindihan nyo ba yung English dyan? Konti lang. Bigyan nyo kami nung meron kayo. For our lamps are gone out. So, ano sinisimbolize na ngayon yan? So, yung mga taong di nag-prepare, no? Magandang ano dito, yung mga unsaved. Kasi, alam nyo, katulad ng mga Catholic na yan, tsaka yung karamihan ng wini-win natin, di ba, kung solwini ka, talagang alam na alam mo itong illustration na ito eh. Titingnan mo yung tao, sincero naman. Hindi sila masamang tao, kaso, hindi nakapag-prepare. Di ba? Kung yung tanong na yan na, kunwari nga, medyo walang solwini, pero may mga, andyan naman ang internet, pwede kang mag-search, aralin mo yan, magtanong ka. Kaya nga ako, nung na-save ako, nagtanong ako kina daddy noon, ganyan. Kasi, ano ba to? Ba't nga ba may ibang church? So, wala, walang ano, masabi kasi nga, hindi inaral. So, pero yun nga, ang advantage ko na, may nag-share sa akin, tapos may nag-disciple pa. So, ganun din tayo sa kanila. Pero, okay, sabi ng iba, ako naman ay sinserong tao, okay? Ayoko magbago ng religion. Siguro darating yung time na, alam mo na, mafe-feel ko din niya, may mga nagsasabi pang ganun eh. Darating din ako dyan. Meron nga, tatanggap na lang. Hindi pa tumanggap eh. Parang may inaasahan sila na may enlightened pa kasi sila, kesyo sila ng religion nila sa pagsimba dun. Siguro, di ba? Pero ilan yung chance, di ba? Napakaliit. So kung maayos ang preparation mo, ano man, save ka, pero tinatawag ka na ng Diyos, alam mo na, kumbinsido kang mali ka, itong church na to, hipokritong church, hindi totoong church, ang gagawin mo? Para maghanda sa pagdating ng Panginoon at syempre sa kamatayan mo kung ano mauna. So anong gagawin mo? So konting preparation lang, ano ba naman yung sabi natin mabigat yung isa, wala lang extra, di ba? Mabaga sa atin ngayon, anong uso sa atin na extra? Power bank, di ba? Kaya ako, hindi naman power bank kasi hindi naman ako ano, kahit saan, may charger. Pero kung wala talagang extra, kung wala eh. Kasi alam mo na hindi ka sigurado, na sinabi si ano, hindi natin sure, baka malate ng 6 hours to 24 hours. So, kailangan, maganda ka na. Ang Panginoon, ganyan ang pangako niya. Darating ako sa time appointed, pero hindi mo alam. Okay, ano gagawin mo? Okay, huwag kang magtampo sa Diyos. Maganda ka. Itong mga wise, katulad natin dapat, wise tayo, maganda tayo. So, pwede natin actually gamitin ito sa ministry din. May iba, ganoon ang takbo ng preaching eh. Okay? Kung hindi kaligtasan yung nasaraduhan, no, yung nakapasok, at yung nasaraduhan ay impyerno, pero ganun kasi sinasabi dito eh. Tignan natin sa advance ha. Ayan, hindi yung pagdating ng Panginoon eh. So pwede rin, kamatayan mo. Pwede rin ganun. Diba? Kamatayan mo na yung pagiging karnal mong Kristiyano. Hindi naglingkod masyado. Pwede rin yun eh. Foolish ka in a way na hindi ka naganda, hindi ka nag-ipon ng kayamanan sa langit. Nung nag-ipon ka muna sa lupa, tapos pinipicture mo, pagdating ng araw, saka ako maglilingkod sa Diyos. Eh, hindi na dumating. Okay, dumating na yung Panginoon. Or parang yung pagdating ng Panginoon, pwedeng kamatayan mo, or pwede rin namang, nasaraduhan ka na ng opportunity. Diba? Yun yun, nasaraduhan ka na. Eh, may oil na kami. Wala na, sarado na. Oh, paano yun? Diba? So, may pagkakataon, actually, ang ganda ng isang preaching dito, nung, kasi may mga pastor, may pastor dun sa US, saka dito rin, mensong ganun eh. May pastor na nagpastor siya ng 2001. Ganun. Tapos nagfail. Nagpahinga ng 10 taon saka magpapastor ulit. So kung titingnan mo yan, wala sanang masama, 'di ba? Kung tayo na siyempre, gusto natin magpastor tayo lahat. Ay, magpastor tayo lahat. Gusto natin may likod na may pastor, 'di ba? Pero pag tiningnan mo yung marami sa Bible na pagkakataon na gano'n na pwede kang masaraduhan ng opportunity. Okay? O kahit naman yung iba naman, kunwari, pastor, nag-adultery, kunwari, gano'n. Ay, nagsisi na ako sa Panginoon at ako'y mag-isimula muli. Ay, papastor muna ako. Pwede ba yun? Bakit? Nagsisi naman siya eh. Sa iba, pwede yun sa iba. Pero sa Bible, diba? Nasaraduhan ka na.
dinisqualify mo na 'yung sarili mo. Pwede ka bang maglingkod sa Diyos pero huwag ka na magpasto, utang na loob, 'di ba? Parang ganoon eh. Kasi while in a way pwede, pero in many ways hindi. Kasi nga ang isipin ng mga member, isa 'yan sa mga ano eh, matinding tawag dito, requirement ng pastor. Bago ka magpastor, kaya nga sinabi yan dalawang beses sa Bible. Para yun ang ano, yun ang pamantayan. Actually, hindi nga lang sa pastor yun, sa lahat yun dapat. Pero lalo sa pastor, para kasi yung iba susunod talaga sa pastor. Okay? So, yun, minsan sumasarado yan. Ngayon, yung pagpastor na nag-break, eh medyo gray area yan. Pero I believe, wag na lang. Kasi the fact na nag-give up ka na, nagsumpa ka na sa Panginoon dyan eh. Kahit anong mangyari, ano naman dahilan, anong tamang dahilan mo na mag-give up ka sa pastor eh? Sige nga, naghihirap ka, ano? Hindi naman eh. So, sabihin, next time, ano natin yan? Kasi medyo gray area yan eh, ano? Yung ibig sabihin eh, pag naman, pag ano, pag nagtalikod ka, parang hindi na mababalik. Okay, ganito yan ha. Sige, magandang tanong yan. Pero ganito yan, hindi lahat. Obviously, ang Diyos ay God is a God of many opportunities na sinatawag, diba? Lagi natin sinasabi yan, ang Diyos ay mapagpatawad, pero niniwala tayo sa reprobate doctrine. Bakit? Kasi nga, mayroong ano, may line. Ito, pag lumagpas ka na dyan, okay? Kunwari, isang daan ka ng beses sinira ng salita ng Diyos, tinawag. Sobra yun ha, isang daan. Ilang tao yung magbalakasan ng loob sa'yo? Iba sa isa, dalawa, tatlo, ayoko na sa'yo eh. Ganyan ang tao eh. Kahit ako eh. Bastusin mo yung salitaan ng Diyos. O sige, sana may mag-share pa ulit sa'yo, pero hindi na ako. Di ba? E paano kung di dumating na yan? Di, wala na. Okay? May time na sinasabi ng salitaan ng Diyos na wala ka ng pag-asa. Okay? Malinaw yung salitaan ng Diyos. Okay? Baguhin mo yung Bible, wala ka ng pag-asa. So, ganun din naman dito. So, sa pastorate, ganun. Mayroong, may medyo may malaki kang ginawang mali. Okay? Huwag na. So, ano pa yung example natin kanina? Bukod sa pastorate. Ano ba yun? Ayun po yun. Pastor yun eh. Ayun na yun. Okay. Ha? Nagturo ng mali, okay, maganda rin yan. No? Pag nagturo ako isang beses ng mali, hindi na ba ako pwede magpastor? Depende. Depende ako nung tinuro ko. Kung tinuro ko, sobrang maling-mali, sablay na sablay, kabaliktaran ng katotohanan, una tanongin mo, ligtas ka ba? Bakit ka magkakamali sa isang major doctrine, katulad ng kaligtasan? Diba? So, sabihin nga yun, no? Kung nagpastor ka nang hindi ka handa, questionable na yun. Okay? So, kung medyo, ano ka lang, mali ka lang sa timing ng rapture, eh marami naman naloko talaga dyan, okay lang yun. Okay? Magpa-correct ka. Okay? Sa mga Hudyo, oh, kala ko sila pa rin yung God's chosen people na nalaman kayong katotohanan, hindi na pala. Okay lang yun, di ba? Hindi okay na okay, ha? Ibig sabihin, may pag-asa ka pa. Lalo pag nag-continue ka, nag-repent ka, yan, dyan ka mag-repent. Okay? Magbaguhin mo yung mali at gawin mo yung tama. Okay lang yan. So, pag mag-repent, repent? Depende nga kung ano yung pagkakamali. Okay? Pag-light. Pag-light lang. Okay, so ganun yung isa sa mga pwedeng application dito. Okay? Pwede kang masaraduhan ng opportunity, pwede rin langit, okay, hindi ka nakapag-prepare, meron ka namang binigyan. The more ito mga tandang, ano, di ba, non-believer, sa tagal ng buhay mo, ang isa sa mga sinasabi sa'yo ng Diyos, ano, alam mo yun, anytime, pwede ka namang uhain ng Diyos, eh. The fact na ikaw ay binigyan ng mahabang buhay, yun ay hindi matatanggi na yun ay gawa ng Diyos na binigyan kanya ng pagkakataon maligtas. Yun. Kaya, ayun yun. Kaya nga, minsan, asara ko sa matanda na, filosofo ko. Pero, anyway, pinasubukan natin dahil marami na tayong nakitang ganun. Naligtas pa rin. Pero, marami sa mga experienced people, medyo mano dito. Ibig sabihin,
Alam na nila, hindi mo kailangang pagpukin. Kasi alam na nila ang buhay. Okay? Tantaga lang, baka may nalagpasan tayo. Ito ngayon, okay. So, ito yung sinabi ng wise. So, sabi ng fools, wala kami, pengi kami. So, ngayon, naisipin natin, itong mga wise, ba't di naman nagbigay? Ayan, oh, hindi mahirap, di ba? Kasi nga, hindi mo alam. Uy, ubus na kami, bigyan mo kami. Eh, kung pare-pareho tayong ano. Pagdating natin, wala man lang sumalubong. Mas mabuti na, kasi ikaw, mag-prepare ka, bili ka, di ba? Yun ang sinabi, bili ka. Yun naman eh, pabili ka naman, di ka lang naganda. Sige, medyo mawawala ka. Medyo may pagkakataon na baka maiwanan kayo, masaladoon kayo. Pero, kaysa naman tayo pare-pareho. Okay, sige, bili na lang kayo, okay? So, itong lesson dito, tayo mga Kristiyano, yung iba, isa sa mga ginagamit sa atin para ma-discourage tayo at ma-nullify yung ating message. Ano yung sabihin nila? Ano, kayo lang pupunta sa langit? Sabihin, ang yabang nyo naman. Ano pa yung sabihin? Kaya huwag kayong magyabang, kaya ngayon, huwag na kayong mag-preach. Kasi mukha kayong mayabang sa amin. And therefore, huwag na kayong mag-preach dahil nayayabangan kami sa inyo. Pare-pareho na lang tayo tumahimik. At pagpasa-Diyos na lang natin lahat. Di ba? Di ba? Pwede namang ano, pareho kayong ligtas. Ito, isa, bold in the faith. Ibig sabihin, preacher. Ang tinding mga aral. Ikaw, medyo ilag ka doon. Medyo ating ano yung mga bakla, alam kong masama yan, pero yung masyadong banatan lagi. Okay, hindi naman natin laging binabanatan, sakto lang, kasi nga sila yung andyan eh. Asal tayo, laging nakikita, laging nakibida, di ba? So, nababanatan kasi, napapanahon din, okay? So, yung iba, masyadong nalalakasan na, kwento nga sa inyo yung dati yung office mate, di ba, Kristiyano raw. Masawin, eh, salam mo, masyado kang, ano, you're too strong for me. Nakakalimutan yung kasi namangha ako eh. Kasi, binabasa ko siya kahit matagal na eh. So, yun. Natutunan ko na later, na, yun nga, ang ibig niya actually sabihin, hindi niya kayang sumabay. Actually, naaalala ko nga, wala naman akong ginawang napaka-ano nun eh. Wala akong naaalala, hindi nga ako nag-pitch sa ano nun. Bago pa lang ako nun eh. Pero yun ang sabi niya sa akin, okay? So, alam ba siya sabi ko? Yan. So minsan, yung mga mahina, yung mga tamad ay may iwan sa atin, masyadong mapapaso yan. Tuloy ka lang. Okay, wag kang sige. Yung ano, yung isang tamad na Kristiyano magbasa, okay? Masyadong madaling ma-offend. Hintayin ko muna siya, kawawa naman siya. So hindi ako muna ang magbasa. So ako, nakakaano na ako. 20 times siya, wala pa. Sige, wag muna akong basan. Maraming member dito, di pa naman nakakaisa eh. Tama ba yun? O, di ba nakita niyo yung foolishness doon? Para lang, iris natin lahat. No? Kahit ang gusto ng Diyos sa atin, maging spiritual tayo, todo-todo, hanggat kaya natin. Dahil wala namang sobra sa magiging spiritual. Wala namang sobra dyan eh. Wala lumalampas dyan. Lahat tayo kapos. Pero ang expectation sa atin ng Diyos, yung pinagkatiwala niya sa atin, gawin natin ng matapat. So dito, in this story, napakalinaw, tama yung ginawa nila. Kung nagpahiram sila, nasama sila sa kalokohan ng iba na hindi nag-prepare. Amen? So yan ang tandaan nyo. Bayaan mo silang mayabangan sa'yo kung hindi naman justified yung kanilang dahilan na talagang hindi. Kasalanan nila yun. Yan ang message ng kahit ng gospel. May mapupunta sa impyerno, sinera natin, ayaw, doon tayo sa iba. Ganun. Ayan. So yun yung sinasabi dyan, lest there be not enough for us and you. Okay? Ayan. So yan ang wise na gawin natin din sa mga pagkakataon na para tayong nahihinder ng mga fools in practice. Yan, so yun na nga. So, nung mismong bumibili, doon dumating. So, yun ano dyan. Kaya, hindi na natin kasalanan yung kung tayo yung wise. Nung pwede natin gawin, dapat actually, yung mga wise nun, nakita na rin nila yung kasama nila. Uy, nasa na extra nyo? So, pag inimagine nyo pa to, parang naisip mo na, ay, may extra pa yun. Darating yun. Kasal to eh, di ba? Kasi nakita mo na may extra sila, ikaw wala eh.
So pwede dapat, siguro yung wise, dapat sinabi yun, oh, bumili na kayo ng extra. Okay? Yung dalawa sa inyo bumili, at least yung tatlo dito. Sabagay, wala na ring light eh. Wala silang light. But anyway, huwag natin palaliban masyado yun. So, yung sinasabi lang dito, pag hindi handa, mapapahama ka. Okay? At sabi dito, the door was shut. Pwedeng ano yan, title sa sermon. No, the door was shut. Ibig sabihin nito, mayroong pagkakataon guys at panahon ni Noah. Okay? So siguro kaya pa nila magligtas doon ng kahit 200 tao. Sa laki nun eh. Diba? Pero diba, mayroong point na sinarado ng Diyos. Sabi doon, wala makakapagbukas yan. Ako lang. Ako nagsara, ako magbubukas. So, sa buhay natin ganun, ang kamatayan ganun. Di ba masabi kung kailan darating, pag niloob ng Diyos yan, wala na. Okay, yung mga hindi nag-ipon, ang kayaman sa langit, yung mga hindi naligtas, even worse. Pag sinarado ng Diyos, pwede mo ba sabihin, Lord, di mo ako binigyan ng pagkakataon. Kahit umiyak ka sa impyerno, wala kang pwede sisihin doon. Di ba? So, the door was shut ng pagpasok ng Panginoon. So, pwede yan opportunity, pwedeng rapture, pwedeng kaligtasan, kamatayan. Okay, pwedeng opportunity sa mga Kristiyano na babagal-bagal. Pinoprovide naman dito. Yeah, may soul winning seminar tayo. Magandaan nyo. Baka antokin pa kayo doon. Ang tagal naman. Gusto ko na matikman yung everlasting ni nanay. Sarap eh. Okay? Doon ka muna sa lesson natin. Mag-focus ka. Kasi ang hirap namang ulitin-ulitin yan. Gusto nyo ba every Sunday soul winning ang topic? Hindi naman pwede, di ba? Ah, kaso ka naman yun. Magandang bagay yung kaso. Ang dami pang pwedeng pag-aralan. Amen? So kaya, this Saturday, focus tayo dyan. Ngayon na yung pagkakataon. Huwag nang antok-antok, okay? Tayo yung mag-aaral ng focus. Ngayon, sabi dito, afterward came also the other virgin saying, Lord, Lord, open to us. So, anong lesson dyan? So, alam na natin, naiwan na sila. Pero, tumawag naman sila eh. Oh, eh ano yun? Sabi sa 10:13. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. O, oh, tumawag sila. Eh, sabi rin sa Matthew, ano ba yun? 7. Not all that call to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. So, hindi yun, ano, contradiction. Nahuli ka na eh. Merong kota kahit saan. Sa pag-aasawa, sa kahit saan, mayroong kota yan. No? Sa, yan. Binibigyan lang tayo ng so many time. Okay? Kayo ngayon, ano kayo ng Holy Spirit, ng salita ng Diyos? Talagang busog na busog kayo dahil dinadala kayo ng tatay niyo dito eh. Eh, pag dumating yung time na, no, si Jana, mayaman na, sawa na ako kay Pastor mag-preach eh. Huh? So, umpisa yan, ano, ganun ang pattern, ha? Paumpisa-umpisa lang na isa-isang, ano, once a month lang, tapos magiging twice a month na. Tapos, pag nag-preach dito, ready, maten! Uy, ako sinasabi yun, eh, nakala ko maten. Magpo-fall back ka na. Nakakanin, ilang beses ko nakita yun, kaya sana hindi na mangyari sa atin. Nakakalungkot eh. Pwede namang hindi. Pwede ka naman lumaban. Pwede namang paglaban na yan. Ano ba yan? Diba? Ako, hindi naman ako pa ganun eh. Umpisa ko lang. Whoop! Diba? Maraming ganun. May gumaganun din. Pero, then, sana dumating naman yung time na huwag ka nang ano. Diba? Okay. So, Lord, Lord, open to us. What? Sinagot pa sila, di ba? Ang sinabi. But he answered and said, verily I say to you, I know you not. So ito ay medyo, again, pag ito lang binasa mo parable, parang, ha? Kahit kami, nung siyempre, kinasal kami, meron, di ba, lahat siya, mga kilala mong matalik yan eh, yung mga, kahit paano, ha, hindi na masyado. Lahat na mag-aabay, kung ano man yan. Kilala mo yan eh. Pero tanong, ba't ganun? Ba't nasabi ng bridegroom sa kanila, I know you not. Sa Tagalog, di ko kayo kilala. Bakit sa palagay nyo? Ibig sabihin, yung kilala lang naman, like, yung pinapasok,
Oo, pero kanina nagpe-prepare sila eh. Oh. Anong di kilala? Kilala yan. Kilala. Nasa oh. Daduan lang. Pero nung nasa daduan, sinabi yung pa, hindi ko kayo kilala. Ano, bakit kaya? Dahil madilim. Pwede rin, no? Ano ba? Hindi binigyan ng potansya. Saan sa Bible yung nakita nyo na parang kilala sila na hindi pala kilala? Nalala nyo ba yun? Yung inano ko, mga false Christian, di ba? Ano sabi ng Panginoon? Yun nga, yung Matthew, ano ba yun? 7 ba yun? Balikan nga natin. 7 o 6? Five bata yun. Hirap hanapin. Sino nakakalam? Yeah. 10 ata yun. Hanapin talaga natin. Ako, Macho, ano yun? 10 eh. Kaso wala. Ha? May problema lang to sana. Pero anyway, sinabi yun, di ba? 7 nga, ano? Not everyone that said to me, Lord, Lord, shall enter to the kingdom of heaven, but he that doeth the will of Father. Sabi dito, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name cast out devils, and in thy name done mighty works? Ito sinabi. Nagkinig ba kayo? And then will I profess unto them? I never... Parang Judas, di ba? Oh, but ganun din, di ba? Pareho lang, hindi kita kilala, ay kilala nga kita. So, ano yung sabihin ito? Okay? Kasi may sinasabi rin ito naman, sa John 10 naman, ano yung sabi doon? My sheep hear my words, my voice, and I knew them, and they follow me. So, and I know them, di ba? Sabi doon. So, pag hindi kita kilala, ano ka? Yan. So, hindi ka ligtas. Yun ang sinasukoy doon. Obviously, lahat tayo kilala ng Diyos sa pangalan, di ba? Alam nga yung kung ilan yung buhok mo, alam niya nga eh. Pero yung sinasabing no dito ay kilala kita bilang anak ko na langit ka, taga-langit ka. Okay? Citizen ka. Oh, nasa na yung ano mo? Passport. Citizen ka lang. Feeling mo lang, citizen ka. Parang yung citizenship din sa US ata, di ba? Ganun, mayroong mga green card, mayroong. May mga provisionary dyan eh. Pag nag-ano sila, nag-declare sila, okay, yung mga ganitong card lang ako na, hindi na kayo, ano, pwede dito. Pwedeng gawin yun. Okay. Okay, so balik tayo sa ating text. So, yun, nakita nyo ha? So, yun yung term ng Diyos. Kilala ka ba ng Diyos? May kantang ganyan eh. Okay. So, kaya mas malapit talaga to sa kaligtasan. So, nasa naduan sila, tumatawag naman sila. Nalala nyo rin si Iso? Ano nangyari kay Iso? Pareho silang anak, physically. Pero spiritually, ano? Sabi sa Galatians, hindi siya kinilala, di ba? So, bakit? Kasi nga, pag spiritual pinag-uusapan, ano eh, yun yung katulad ng meron akong tatlong anak, yung isa bakla. Siyempre, hindi ko nakakilalaanin niya, no? Lumayas ka na dito. Wira ka, sampung taong ko nakinig ng preaching ko, tapos bakla ka pa, sira ulo mo. O, lumayas ka. Di ba? Ibig sabihin, spiritually, kung sabihin natin laman man lang, talagang anak mo, pero spiritually, ayoko na sa'yo. Di ba? So, pwede yun. Sino ba tayo? Ayan. And I said unto you, I know you not.
Okay, kaya ngayon, yung pinaka-last na verse natin, sabi niyo, watch therefore. Okay, pag sinabi therefore, may aral na tinuturo dito ngayon. Kailangan mo magmatsyag. Bakit? Kasi nga, yung tinuturo from verse 1 to 12, may time pala, may point na pwede kang i-reject ng Diyos. Kung kaligtasan man yan, mabait ang Diyos, totoo naman. Pero, pwedeng dumating yung point na re-reject ka na, sobrang ayaw mo nang makinig, loko-loko ka na. Diba, yung masabi nila, parang pag nakadrugs ka raw, hindi ka na capable mag-isip eh. Ng... Kaya sabi nyo, pinapatay na yan eh. Parang totoo din yun eh, in a way ah. Pero ang hirap niya determine kung sino yung loko-loko, hindi na. So kaya ang, sa atin, ang, kahit sa Bible, ang, ano yung batayan, pag pwede mo nang patayin talaga. Kung na, serial killer, eh, patayin mo na rin yan. Okay? Okay, so may pat, may pat ulit. May, tama, pat na pag tinaha ka, i-reject ka ng Diyos. Okay? Kaya sabi daw, watch therefore. Magmatsyag kayo, kahit kayong mga bata, pansinin nyo. Ang problema, kahit sa maraming churches, may ibang bata dyan, lumaki na sa church, hindi nakinig, kinontra pa yung salita ng Diyos, nakaupo nga dyan, kinokontra naman sa puso niya, nangyayari yun. Nangyayari yun. Kaya sinasabi ko sa inyo, wala, hindi naman pwede kayo mag-time warp. Diba? Nagpabaya ka ngayon, o sige, balik ako sa, ano, paliging bata, wala naman ganun eh. Pag hindi kayo nakinig, mag-isisi kayo. Amen? Eh. Hindi man sa kaligtasan, sa ibang bagay, marami yan. Okay? So, sabi to, hindi mo alam kung kailan dating ang Panginoon para sa end times. Hindi mo alam kung kailan ka mamatay at mawawala yung opportunity. Iba naman yun. Ibang application yun. Pero hindi mo alam kung kailan mawawala ng opportunity. Na ilang beses kang milyong siguro sabi, beses ka sabihin pag nakikinig ka dyan. Ilang milyon... na rinig yung dapat mong marinig tapos hindi ka pa rin tumali, may ewan ko na lang, okay? O sige, question, may question ba? So yung ano, ibig sabihin hindi ka belong sa parang gano'n, exactly. Parang ako, di ba? Yan nga, naging bakla ako na rin, huwag naman, di ba? Hindi kita kilala, hindi na kita anak. Physically, anak pa rin kita, hindi ko pwedeng itanggi yun, pero dahil sobrang ayoko na sa'yo, hindi kita kilala, di ba? Sa atin, mga biro, ganyan. Sino ko ba? Diba? Hindi kita kilala. Yan. So, yun yun. Okay? So, iwasan nyo yun. Ang sakit nun. Pero, gagawin sa inyo ng Diyos yun. Kahit ng tatay nyo pag may tinawid kayong ano. Okay? Okay. So, punta tayo sa 10 minutes na lang eh. So, may question ba doon? Huwag na natin yan. Kasi maganda rin yung sa... Itong next parable... May pagkakapareho din. May pagkakapareho din yan. Yan ay isang ano naman, yung kanilang boss, nagbakasyon. Okay. So, siyempre, ikaw ay servant, ikaw ay inaasahang maglilingkod sa kanya at gagawin yung dapat mong gawin. Okay, umpisa na nga natin. For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country who called his servants and delivered unto them their goods. So, pinagkatiwalaan sila ng, ito yung parable of the talents. Kilala ko sa parable of the talents. Okay? So, binigyan itong taong to, magaling to, bigyan ko to ng 5. May aming, ano yung 50,000 kunwari. Okay? Yung isa, o, 2. Okay, 20,000. Yung isa, 10,000 lang. Pansinin niyo yung sinabi diyan, to every man according to his several ability. Okay, napansin niyo 'yon? Kaya ang Diyos ay hindi ano siya, hindi siya hindi patas. Hindi siya bias. Okay, hindi siya kahit ano na lang, random number. Itong anak niya no, may matalino ito, bobo ito. Wala ano, hindi ganoon ang Diyos. Pansinin nyo, kahit ano yung kung success lang ang pag-uusapan, kahit di masyadong marunong, magiging successful. So, hindi totoo, hindi siya binigyan ng Diyos ng magaling sa, kunwari, mabilis yung utang, di ganun kabilis. Eh, nag-focus siya sa isang bagay na kaya niya. Okay? So, kaya niyang maging successful. Okay? So, wag na wag nyong iisipin na bakit kaya ang Diyos ay binigyan ako ng ganitong utang lang.
Pag pinag-aralan ako, medyo ang bagay ko yung iba, nag-gets agad. Diba? Pag ikaw naman yung medyo binigyan ng ano, five talents, pambira, maganda ka na, matalino ka pa, lakas mo pa, tapos wala ka pang sakit. Tindi nito. Huwag ka naman magyabang kasi meron, siguradong meron ka rin bibigyan nyo sa'yo na mas matindi yung pagsubok mo. Sa ibang bagay pala, no? Sa pag-ibig pala, mahina ka pala. Tanga-tanga ka kahit ilang beses na sinabi dito ng ano. May mga ganun. Yung iba matalino kahit bula, hindi mo bola. Di ba? Iba naman emotionally unstable. Yung iba matapang. Yung iba konting ano lang, iyak. Okay? So kaya sabi diyan, binigay ng Diyos yan according to several ability. Kung kaya mo tong kung kaya mong palaguin tong lima, sige, go. Di ba? Sa amin lang sa office, syempre kahit saan yan. Di ba? Tatakot ba itong taong to? Ang laki na sweldo. Ba't yung isa dito parang ano, ay kawawa, ano, welga tayo. Pero hindi, pag pinansin mo, kung honest ka, tingnan mo yung mga yun, kaya andun yun, muso masipag, hindi rin lagi ha, pero madalas, at least dun sa bagay na yun, kung ano sila dun, nag-commit sila dun eh. Ang daming alam, bakit kasi hindi na umuwi eh. Yung ganun tao eh. Gusto umunda, gusto yung mama, ma-promote, naiwanan naman yung ibang bagay, no? So tayo mga Kristiyano, ba't kaya ang galing nitong ano, sa salita ng Diyos? Hindi na, matalino. Eh kasi lagi nasa church. Kaya yung ibang hindi nakuha nung iba, hindi na ipukpok sa kanila, ikaw, andiyan ka. Kahit di ka ganun katalino eh, napukpok talaga eh. Eh, nandun to. Okay? So kaya mag-ingat tayo doon, amen? So huwag tayo mainggit. Magtiwala tayo sa nagbigay. Siya nagbigay noon, alam niya yan. Pag hindi ka binigyan ng kayamanan, baka hindi mong magamit na maayos, baka matisod ka pa, baka magkasala ka pa. Even worse, baka yun pa yung maging sanhi ng ano mo. Diba? Yun ang totoo. Pag hindi ka ginigyan ng, ba't ang ganito yung ilong ko? Bakit hindi matangos? Hindi mo alam, baka yan ang mauso. Ano? Hindi mo alam. Oh, yun ang totoo. Yun ang totoo. Alam niyo ako na, ang nagpa-setup lang naman dyan, yung mga makapangyarihan. Kung ano, naging makapangyarihan mga negro siguro, mga Aprikano. Maniwala kayo, sila yung magiging maganda. Sila yung laging ano, pinapakita dyan. Magbabago yan. Okay, kaya huwag kang ano. And then, wala tayong time. Okay, ako na kayong ano. Pero introduction lang muna yon. So, balikan natin 10 virgins. Maraming aral dyan. Pero pinaka dyan yung pagganda natin sa end times. Kaya kasi yan ay talagang nakaduktong eh. Nakaduktong yan sa Matthew 24. Hindi ako nagkakamali, pati siya mga gospel, ganun din. Okay, question. Ang sarap mag-aaral ng salita ng Diyos, di ba? Eh sana, hindi na kayo liliban ng Thursday. Ewan ko, bakit ba Matthew pag Thursday? Hindi ko malalay. Kasi, kasi nga dati, ang ate nyo, naisip ko yung Proverbs. Pero maganda na, maganda ang gospel. Okay, patapos na tayo. Ilan na lang? Pagkatapos to, ilan ang Matthew? 28 lang yan. Ang sunod dyan, ano? Acts, sabi ko, di ba? Acts. Question. Okay, maaga tayo sa Saturday. Matulog kayo ng maaga. Nag-usap na kayo sa ano, no? Alas 8 dito. Mag-start na tayo. Okay, magkapasundo iba, hindi ko alam. Okay. Sige, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong pong biyaya, Panginoon. Again, itong mga itong aral, Panginoon, sa inyong salita, Panginoon, ay nangihimay namin sa inyong biyaya. Ganun din po sa aming cooperation. Kami po'y dumadalo at nakikipag-agiro. We pray na kayo po'y tuloy na magpapala, Lord, sa inyong salita sa aming bawat isa sa amin na nagtitiwala sa inyong pray sa aming soul winning seminar na kayo po'y magpapala dito kung magkapala, makukuha namin, magagamit namin to be a better soul winner. And then, sa mga hindi pa masyadong soul winner, Lord, medyo maging excited kami dito, Panginoon, mag-unang kami para kami po'y mag-ipon din, though iba-iba ang aming part. Soul winning is definitely andun siya top ng ano, aming ministry na pwede namin gawin lang. So, we pray na kayo po'y
Pala, this Saturday, iba po Lord na kalooban niyo na makarating din Panginoon para sa kanila at para sa kanilang gawain din sa kanilang iglesia, sila maka-influence in a positive way. Allow niyo po na sila yung makadala din. Yung mula lahat, mag-iingat, magpapala Lord. In Jesus' name we pray, Amen.